God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is. God is good all the time. Yes, He is. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Yes, He is. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. Yes, He is. God is good all the time. Yeah. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Do you believe it tonight? Let's sing it together. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy na magpupuri sa ating Panginoon sa gabi pong ito at magpapasalamat sa lahat ng kanyang bagay na ginagawa. At alam po natin na tayo po ay sa tuwi na magkakatipo, nandun po ang presensya ng Panginoon. Amen? So let us just declare the majesty of our King, our Lord Jesus Christ sa buhay po ng bawat isa. Amen? Hallelujah. So let us praise and worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, bless your name. Oh, praise you, Lord Jesus. You know that I want to. You know that I want to know you so much more, more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I
have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you, oh Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Shall we sing it again to the Lord? Hallelujah. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you, King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I'll give my praises to you. To you, Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. And forever and ever I'll give my praises to you. Oh, we give to you our praise, Lord Jesus. For you alone are worthy. Hallelujah. Thank you, Lord. You alone are worthy of all our praises, of all our thanksgiving, O God. For there is none like you. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for giving us the privilege, Lord God, to worship you in this place. Hallelujah. To see you face to face, O God, as we come before your throne of grace, Lord. And we will just declare that there is no one else like you, Lord God. No one can compare with you, Lord Jesus, for all what you have done. Hallelujah. Lord, it's only by your grace that I can worship in this place. Oh, what a great privilege to know you face to face. There is no one else like you. No one else as beautiful as you. No one else can compare to you. All I want is to worship. Creator of the
the heavens up above. Thank you, Jesus. Creator of the heavens up above, the stars, the sky, and the earth. Only you will I serve, and I declare your matchless worth. No one else like you. No one else as beautiful as you. No one else can compare to you. All I want is to worship you. There is no one else, and there is no Jesus. Lord, it's only by your grace that I can worship in this place. Oh, what a great privilege. To worship you, all I
to worship you. Hallelujah. All we want is to worship you, Lord God, to glorify your name. For you alone are worthy. Hallelujah, hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus, our Lord, our Savior, our Comforter. Father God, hallelujah. Panginoon, maraming salamat ngayong gabi. Alam po namin na ang bawat isa ay katatagpuin mo, Panginoon. At salamat po muli sa iyong anak, sa iyong likod na ginagamit mo sa aming minamahal na Bishop, Panginoon, upang maghayag, Panginoon, ng iyong pong salita, ng mensahe, ng iyong grasya, Panginoon, sa gandang loob sa bawat isa po sa amin. Panginoon, nagagalak po kami, Panginoon, sa katagumpayan na ngayon pa lamang ay pinagkaloob mo na sa amin. Muli, sa iyo po namin tinitiwala ang nalabing oras na gawain, Panginoon, sa aming pong midweek Bible study, Lord God. Habang patuloy po namin binabalik sa iyo, Panginoon, may kagalakan ng lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Natatangin lamang sa nag-iisang Diyos, sa Diyos na buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito ang aming panalangin. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Oh, thank you, Holy Spirit. Amen. Magandang maganda gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church Worldwide, where new life begins. And we want to welcome you sa ating pong midweek Bible study tonight. At nagpapasalamat po tayo sa buhay ng ating pong resident pastor, si Pastor Dante, sa Pitanan. Kasama po nila Pastor Noel Lugay ang ating pong multimedia group. At nagpapasalamat po kami sa inyo pong lahat for joining us tonight. At ang aming panalangin ay nasa mabuti kayong kalagayan at pinagpala ng ating Panginoon. Sa darating po na Sunday, pinapaalala po namin na tayo po ay magse-celebrate ng Father's Day. Kaya po sa lahat ng mga fathers na ngayon ay sumusubaybay, advance happy Father's Day po sa inyong lahat. At sa darating na Sunday, we will be praying for you because that would be a special day for all the fathers. So maraming salamat po at we appreciate you joining us tonight. And we pray na kayo po ay pagpalain sa napakasimpleng mensahe na aking pong isasubmit. Ang title po ng ating pinag-uusapan ay The Revelation of Jesus Christ. And I do strongly believe that we will be able to end to close chapter 1 tonight. So magsisimula po tayo sa Revelation 1:18 tonight. At kung tayo po ipapayagan ng Holy Spirit na matapos po natin hanggang 20, ay tatapusin po natin. At nagpapasalamat po tayo na sa darating na Wednesday, so patuloy po kayong sumabay-bay, sapagkat sa darating po na Wednesday, magsisimula po tayo ng isang panibagong mensahe at ito po'y may pamagat na 7 letters to the 7 churches. So samahan po ninyo kami next Wednesday and surely everyone will be blessed even more. So ngayon pong gabi, tayo po'y sama-sama. Buksan po natin ang ating mga Bible, whatever gadgets you are using tonight, sa Revelation chapter 1, verse 18. At ating pong basahin, from the New King James Translation, ito po ang render. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Now sa King James Translation, ang sabi niya, I am he that liveth, and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Now, taken from the words of Jesus Christ himself. Hallelujah. Sabi niya, I am he that liveth. I am he that liveth. The word for liveth came from the Greek word which means Jesus Christ now lives forever, perpetually and continuously. His life is an ending life that will never see, that will never taste death again. So hindi na muling mararanasan ng Panginoon ang mamatay. Minsan lamang siya namatay at ito'y hindi na niya muling mararanasan pa. Ang sabi po niya, I am he who lives and was dead. The word for was, hallelujah, is that Greek word ginomai. In this context, yung pong ginomay
Ang ibig sabihin, Christ is temporarily, Christ temporarily became dead. Sa ilang sandali lang, a very brief interruption of his endless life, like 3 days lang. So yun po yung ibig sabihin ng was. Sa ibang context, yung was po na ginomay is caught off guard or all of a sudden. An anticipated, unexpected time na mangyayari. Pero dito po, yung ginomay, hallelujah, which is the word was, is temporary. Temporary. Ibig sabihin, Christ temporarily became dead. It was a very brief interruption to his endless life, and death will have no more power, hallelujah, unto him, upon him. Wala nang kapangyarihan ang kamatayan laban sa Panginoong Jesus. Naniniwala tayo na ang huling kaaway na kanyang ginapi ay walang iba kung hindi ang kamatayan. The last enemy is death. At ang sabi po, hindi niya na muling mararanasan ang mamatay. Minsan lamang niya ito naranasan, alang-alang sa atin, pero ito hindi na muling magaganap. Yan po'y pinagtibay ng Hebrews chapter 2 verse 9. Ang sabi po sa Hebrews chapter 2 verse 9, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels. For the suffering of death crowned him with glory and honor, that he, by the grace of God, might taste death for everyone." Pero hindi na ito mararanasan muli ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya makapangyarihan ng Panginoon na kahit ang kamatayan ay hindi nagtagumpay laban sa Kanya. Actually, yung victory over death, yan po ang itinuturing na pinakadakilang katagumpayan na napagwagian ng ating Panginoon. Victory over death was the greatest victory ever won by the Lord Jesus Christ. It was a victory that permanently settled the sin issue and placed Jesus back on the throne as Lord of all who are in heaven, hallelujah, and on earth and under the earth. So yung kanya pong pagtatagumpay laban sa kamatayan ay naging hudyat, hallelujah, na kanyang muling pag-upo sa kanang luklukan ng trono ng ating Ama. At ito po ang pinakadakilang tagumpay na kanyang napagwagian. Ang sabi po, hallelujah, sa Philippians chapter 2 verse 8 to 11, if you have your Bible with you, you continue on reading with me. Ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 8 to 11, "And being found in appearance as a man, he humbled himself, and he became obedient even to the point of death." Hallelujah! So yan ang Panginoong Yesus, naging masunurin sa kalooban ng Ama. Hallelujah! Oo, hanggang sa kamatayan. Yan po ang sinasabi ng Bible. "Even the death of the cross. Therefore, God has highly exalted him and given him a name which is above every name. And that at the name of Jesus Christ, every knee should bow, of those in heaven, of those on earth, and even of those under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God our Father." So with the resurrection of Jesus Christ, the price for our redemption has been completely and totally paid, and the powers of darkness was totally crushed. Hallelujah. Kaya nang ang Panginoong Yesus ay mamatay, pagkatapos ay ilibing, sa paglipas ng 3 araw, ay nabuhay na magmuli. Yan ang naging, hallelujah, yan ang naging hudyat ng ganap na katubusan ng bawat isa sa atin, sapagkat nawala na ng bisa at kapangyarihan ng kamatayan laban sa Panginoon at laban sa ating lahat. Kaya malinaw po ang paalala ni Apostle Paul sa Colossians chapter 2 verse 13 to 15. Napakaganda rin po at makapangyarihang mga pangako. Ang sabi, "And you being dead in your trespasses," tayo po yan, "and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him." So tayo po ang kinakausap. Ina-address po ang mga salitang ito to you, to me, to all sa mga Gentiles. Ang sabi po, "Having forgiven all your trespasses,
having wiped out the handwriting of requirements that was against you, against us, which was contrary to us. And he has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. So ang sabi po, tayong mga dating patay dahil sa ating mga kasalanan, hallelujah, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay ng kautusan. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. At ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katibayan, bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So malinaw po sa mga talatang ating binasa na ang Panginoon ay ganap na nagtagumpay, na pagwagian niya, lalong-lalo na ang pinakahuling kaaway na walang iba kung hindi ang kamatayan. At dahil dito, hallelujah, tayo po ay maaaring, hallelujah, kahit man sa kamatayan ay hindi na natatakot, sapagkat alam natin ang kamatayan maging ay walang kapangyarihan laban sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Panginoon, I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. Hallelujah. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita. At ang sabi niya, behold, I am alive forevermore. Hallelujah. At yung salitang behold, yan po ay isang salitang English na meron pong element of shock and wonder, if you will analyze. Kapag ginagamit po yung salitang behold, ito po ay naglalaman ng amazement, ng wonder, yung pong parang excitement sa kanyang sinasabi. Tulad ng makita ng ni John the Baptist ang Panginoong Yesus habang naglalakad sa Jordan River, ang sabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God who will take away the sins of the world. Yung pong salitang behold is you look again. It has in it an element of shock and wonder or an element of amazement. Parang it's amazing. Parang ganun po ang ibig sabihin ng behold. At yan po ay ginamit mismo ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya, I am he who lives and was dead and behold. Hallelujah! Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsasalita. Narito at titigan niyong mabuti. Hallelujah! With excitement, ako ay buhay at buhay magpakailanman. Hallelujah! Mamamangha kayo na ang Panginoon mismo ang nagsabi ng salitang Amen. Pati ang Panginoon na nagsalita, ginamit niya ang salitang Amen. Sabi po, I am he who lives, hallelujah, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. Ang Panginoon mismo ang nagsabi ng salitang Amen. Hallelujah, sapagkat siya mismo ay namamangha. Hallelujah, siya mismo ay nakakita ng kapangyarihan. Hallelujah, gumapi sa pinakamakapangyarihang kaaway at ito'y walang iba kung hindi ang kamatayan. This was a powerful message, hallelujah, not just to the early believers but even to us today, because this will serve as a reminder that Jesus Christ defeated death, and at His resurrection, we will also, hallelujah, face death with courage. Kaya, hallelujah, ewan ko kung ano ang inyong palagay, pero ako po'y naniniwala na kahit man ang kamatayan, ay hindi na natin dapat katakutan. Sapagkat sa likod ng kamatayan, ay naroroon ang pagtatagumpay, hallelujah, na pinaghirapan ng Panginoong Jesus, alang-alang sa atin. Minsan ay natikman niyang mamatay, pero hindi niya na muling matitikman ang kamatayan, sapagkat ito ay kanyang naranasan alang-alang sa bawat isa sa atin, upang tayo man din ay huwag matakot kung sakaling dumating ang panahon ng kamatayan.
Ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 9, "Because I live, you will live also." Palibhasa ako ay namatay at muling nabuhay, hallelujah, kayo man din ay mabubuhay din. Yan ang sinabi po niya, John 14 verse 9, "Because I live, you will also live." Hallelujah. Very strong, very powerful reminder to all of us. Kaya ang sabi po niya, I am he who lives and was dead. Hallelujah. And behold, I am alive forever. Amen. At ang sabi po niya, and I have the keys of Hades and of death. Hallelujah. Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng libingan. So muling binawi ng Panginoon ang susi na minsan ay kusang inilagay sa kamay ni Satanas ng ating mga ninuno. Kung maalala nyo, ang ating mga ninuno ay pinagkalooban ng ganap na kapangyarihan. Ang tawag ay dominion, complete authority. Iginawad ng ating Diyos, ng ating Panginoon, ang kapangyarihan, yung complete dominion and complete authority kay sa ating mga magulang na si Adan at si Eva. Subalit ito ay kusang ibinigay ni Adan ng ating mga unang mga ninuno sa kamay ni Satanas. At buhat noon ang sanlibutan ay naging paghahawak na. Hallelujah, ang mundo ay nagsimula ng pagharian ng prinsipe ng sanlibutan, ng prinsipe ng panahong ito na walang iba kung hindi ang Diablo. Pero nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, ilibing, hallelujah, sa kanyang pagkalibing, bago siya mabuhay na magmuli, binawi niya ang susi. Kaya bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "All authority has been given unto me, hallelujah, both in heaven and on earth." Nang sabihin niyang, "All authority has been given unto me," wala nang authority nalabi kahit kanino paman. Hallelujah. Pag sinabing all authority, lahat ng authority, lahat ng complete authority, dominion, lahat ng yan ay binawi ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Nang siya'y magtagumpay laban sa kamatayan. Hallelujah. At nang siya'y mag-resurrect, mabuhay na magmuli, hawak niya ang susi. Hallelujah. At binawi niya ang authority muli. At ito ay ipinagkatiwala sa ating lahat. Hallelujah. Kaya ang sabi po niya, I have the keys of Hades and of death. Now, ang ibig sabihin po ng key, yung susi, ito po'y galing sa Greek word na kleis, a word used in the Greek literature to describe a key that unlocks or locks the gate to heaven or a key that locks the gate of the underworld. Yan po yung ibig sabihin. Ang susi ay ang siyang magbubukas at magsasara ng pintuan. Hallelujah, maging ng kalangitan at pintuan ng libingan. Hinawakan niya ng Panginoon, binawi niya ng Panginoon. At ang ibig sabihin po ng susi, in our modern times, kapag meron tayong ginagawaran ng parangal, ang naririnig natin malimit yung the key to the city. Diba? Key to the city. Kapag meron tayong pagkakalooban ng karangalan at bilang pagpaparangal, sinasabi po dun sa pinararangalan, "We are giving you the key to the city." Hallelujah. So it denotes the ability to lock. It denotes the ability to unlock, to bind, or to release. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Hawak ko ang susi na magsasara at magbubukas ng pintuan ng kalangitan at pintuan ng libingan. Hawak ng Panginoon. Naalala ko yung minsan ay, hallelujah, di ba sa Matthew chapter 16, nang tanungin ng Panginoon kung sino ba siya ayon sa sinasabi ng mga tao. Hallelujah, sabi ng mga alagad, ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw ay si Jeremias, at isa sa mga propeta. Tapos tinanong ng Panginoon ang mga alagad, sino naman kayo sa inyong pagkakilala sa akin? Sumagot si Peter. Di ba ang sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God." Tapos sinabi ng Panginoon kay Peter, "Hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kung hindi ang aking Ama ang nagpahayag nito sa iyo."
At dahil dito ang sabi po ni Peter, di ba? Ng Panginoon kay Peter, I will give you the keys of the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ano man ang payagan mo dito sa lupa ay papayagan sa langit. Ano man ang pigilan mo at hadlangan dito sa lupa ay hahadlangan sa langit. Ito'y susi na nagbibigay ng karapatan. Ito'y susi na nagbibigay ng kapamahalaan. At ito yung susi na hinawakan ng Panginoon nang siya'y mabuhay na magmuli at hindi nagwagi ang kamatayan laban sa kanya. Na pag pinag-uusapan yung susi ng Hades, ibang ang translation po ng Hades ay hell. Bagamat ang hell, marami pong tatlo ang salin sa Greek ng ibig sabihin ng Hades. Yung Hades po ang ginamit po dito, pero meron pong hell na Gehenna at meron pong hell na Tartarus. Ang ginamit po dito ay Hades. Now, the word for Hades speaks or refers to the underworld. Ibig sabihin, ang Hades ay maaaring, ang ibig sabihin ay libingan. Ang Hades ay maaaring, ang ibig sabihin ay kamatayan. At ang Hades ay ginagamit sa salitang hell. Pero, hallelujah, hindi po ito katulad ng hell in reference to Gehenna. Kasi yung pong Gehenna, yan po yung eternal judgment. Ito po yung eternal punishment. Eternal anguish and eternal torment. Hindi po yan yung sinasabing Hades. At meron pang mas masaklap na dako ng kaparusahan, ang tawag po yung Tartarus. Isang beses lang po ginamit sa Bible yung salitang Tartarus. At yan po ay yung lugar na inilaan para sa mga angels, fallen angels, mga demon spirits, yung cohorts ni Satan, at para kay Satan. Ang tawag po dyan ay Tartarus. Pero meron pong Gehenna. Yung Gehenna is a place of anguish and torment for the wicked. Dito po, ang ginamit po ni Jesus Christ ay Hades. Now, Hades, what do we mean by Hades? Hades is a term that was used to describe the abode or the realm of the dead. In some cases, Hades can be referred to the grave. Hallelujah. Kaya yung hell po dyan, hallelujah, o Hades, speaks of the underworld, speaks of the grave, and it can also mean death. Yan po yung ibig sabihin ng Hades. But this is not the eternal judgment for the wicked. Hindi pa po yun. Kaya yung Hades ay parang, sabi ng mga Bible scholars, ay pansamantalang lugar ng mga namatay. Hallelujah. Pansamantalang dako ng mga namatay sa ilalim ng lupa sa libingan. Hallelujah. At yan po yung hinawakan ng Panginoon. Ibig sabihin, hallelujah, ang Panginoon din ang may kapangyarihan laban sa libingan. Praise God. Sa Revelation chapter 1 verse 18, Christ alone, hallelujah, is the possessor of the keys to Hades. Jesus is the one who has conquered death, and He alone has the right to possess the key controlling death and the grave. Kaya ang Panginoon pa rin ang may kapangyarihan, ang may hawak ng control sa mga taong nasa ilalim, nasa libingan, at nasa kamatayan. Praise God. Yung pong death, keys of death, yung death na ginamit po dyan ay hindi necros, kung hindi thanatos. Ang ibig sabihin po ng death, which is thanatos, it's physical death. So yan po yung mga taong nakalibing. Yung physical nilang kamatayan, nandun po sa libingan, ang Panginoon pa rin ang may hawak na, hallelujah, maging ng mga taong nandun sa libingan. Ang Panginoon pa rin ang may kapangyarihan maging dun sa mga taong patay na nakalibing. Ang tawag po ay thanatos. Kaya, hallelujah, ang Panginoon ay totoong makapangyarihan. Hindi lamang ang mga may buhay ang hawak niyang kapangyarihan. Kung hindi maging sa mga taong nasa libingan, hawak niya ang kapangyarihan. At darating ang isang panahon, hallelujah, sa tinatawag na rapture of the church, na sa tunog ng isang malakas na tunog ng trompeta,
ay muling magbabalik ang Panginoon. Hallelujah, sa alapaap ay bababa siya. At pagkatapos bubuhayin muna ang lahat ng mga namatay na nanauna. Hallelujah, sila'y bubuhayin muli. That is the resurrection of the dead. Then, hallelujah, kapag na-resurrect na yung mga namatay, which means Jesus has the control over them. Hallelujah, tayong nalalabing nabubuhay pa. Hallelujah, ay hindi mauuna dun sa mga mare-resurrect na namatay. Kung hindi sila'y mauuna, pagkatapos tayong susunod at sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesus sa alapaap in a twinkling of an eye sa tinatawag po na rapture of the church. Hallelujah. So, ibig sabihin, si Jesus rin ang may hawak ng kapangyarihan sa mga nabubuhay, maging sa mga nalibing na patay doon sa Hades, sa libingan. Yan po ang ibig sabihin ng He holds the key to death and even hell. Even Hades, ang Panginoon, ang may kapangyarihan. Hallelujah. So, when Christ came forth from the grave, He broke the power of death itself for all those who come to Him and those who believe in Him as Lord and Savior. Mayroong isang magandang talata na sabi po doon sa Hebrews chapter 2, 14 and 15. Praise God, ang gagandang mga pangako, mga makapangyarihang mga scriptures, tulad po ng Hebrews 2, 14 to 15. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise shared in the same. So si Jesus ay naging tao, tulad mo, tulad ko, nagkaroon ng laman at dugo, at naging katulad ng tao sa lahat ng paraan. Sa lahat ng paraan, sa lahat ng aspeto, si Jesus ay naging katulad mo, naging katulad ko. Ang pagkakaiba lang, siya ay hindi nagkasala. Hallelujah. He Himself likewise shared in the same, that through death He might destroy him who had the power over death, that is the devil, and release those who through fear and death were all their lifetime subject to bondage. Ibig sabihin, si Jesus ay namatay upang gapiin at wakasan ang kapangyarihan ng kamatayan na walang iba kung hindi hawak ng demonyo, upang tayong mga natatakot sa kamatayan ay hindi na muling matakot, sapagkat kahit man sa libingan, ang Panginoon pa rin ang may tangan ng kapangyarihan sa bawat isa. Kahit yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, ay tangan ng Panginoon ang kapangyarihan para sa kanila. Hallelujah! Yan po ang ibig sabihin ng He holds the key of Hades and of death. Praise God! Jesus is Lord! Hallelujah! Jesus is Lord! He has the complete total power, hallelujah, over life and even over death. Yan po ang sinasabi. Hallelujah. Kaya si Jesus ang ating mananagumpay. He is our champion and He is our victor. He is the possessor of the keys that represent the power and authority over death and even over grave. Jesus has risen as our Lord. He has risen as our Savior. He has risen as our great High Priest. And He has risen as King of Kings in Jesus' name. Hallelujah. Kaya kapag pag-aaralan natin yung kabuuan, the entire book of Revelation, actually the book of Revelation centers around the exalted Christ. Kaya yung book of Revelation is not focusing on the Antichrist. It's not so much on the mark of the beast. It's not so much of the great tribulation. The book of Revelation, its entirety, hallelujah, centers around the exalted Christ being risen to be, hallelujah, in victory, possessing all powers, and possessing all authority. Yan ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, na ating pinag-aaralan, ating pinag-uusapan, at nais nating lumalim pa ang ating pagkaunawa. Hallelujah, patungkol sa ating Panginoong Jesus. I hope you're blessed sa Revelation 1:18. I still have time, hallelujah. Apuntahan po natin yung Revelation chapter 1, verse 19. Ang sabi po sa Revelation chapter 1, verse 19, write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this.
So parang very urgent ang panawagan ng Panginoong Jesus. Kay Apostle John, na isulat mo ang iyong pangkasalukuyan, ang iyong nakikita ngayon. Pagkatapos isulat mo ang aking ipapahayag na magaganap, na nagaganap, at yung mga magaganap sa hinaharap. So may tatlong pinag-uusapang panahon. Isulat mo kung ano yung ipapahayag ko sa iyo ngayon. Isulat mo yung gusto kong ipahayag sa mga iglesia. At gusto kong isulat mo ang magaganap sa kinabukasan. It seems like a very urgent command. Hallelujah, na isulat mo ito. Write the things which you have seen. Hallelujah, write the things which are. And write the things which will take place after this. Hallelujah. So, tatlong panahon. And the command to write seemingly is so urgent. In the original Greek, there is a sense of urgency in this command, indicating that this was something that had to be done quickly. Yun po yung ibig sabihin ng write the things. Parang sinasabi ng Panginoon, hindi na natin ipagpapaliban lahat ng nakikita mo ngayon, lahat ng makikita mo sa kinabukasan, at lahat ng ipapahayag ko sa iyo ngayon ay isulat mo na. Isulat mo na. Hallelujah. Parang yan ang panawagan ng ating Panginoon. Na pag-usapan po natin yung tatlong panahon. Jesus was slowly moving forward to bring corrections to some of the churches. So sinasabi niya, ito yung mga isusulat mo. First, Jesus commanded John to write the things which thou hast seen. Isulat mo yung mga bagay na nakita mo. Na anong ibig sabihin ng mga bagay na nakita niya? This has reference to, hallelujah, the magnificent, hallelujah, so exciting, majestic vision of the exalted Christ as recorded in John chapter 1 verses 12 hanggang verse 18. Diba, napag-aralan natin last Wednesday, hallelujah, na bago na realize ni John na ang nagpapahayag sa kanya ay ang kanyang Panginoong pinanabikan ng 60 taon. Hallelujah, ay nagpakita sa kanya in a detailed manner. Ay pinakita sa kanya mula sa verse 12 hanggang verse 18. Ang sunod-sunod na pagpapahayag, sunod-sunod na mga pangitain na ipinakita ng Panginoon kay John patungkol sa Panginoong Jesus. Kaya yung sinabi niyang isulat mo, hallelujah, write these things which you have seen, has reference to verse 12 hanggang verse 18. It was a detailed, hallelujah, minute revelation and appearances of Jesus Christ to the Apostle John. So yun po yung ibig sabihin ng write the things which you have seen. Na pagkatapos po, and write the things which are. Which are. Hallelujah. So yung pong second writing, he commanded John to write about the things which are. And the things which are has reference to the condition of the seven churches that are in Asia as recorded in Revelation chapter 2 verse 1 up to Revelation chapter 3 verse 22. Up to 3:22. So ito po yung ating pag-uusapan next Wednesday. Yung Revelation chapter 1, hallelujah, Revelation chapter 2, beginning verse 1, hanggang Revelation chapter 3, hallelujah, Revelation chapter 3, up to verse 22. And Revelation chapter 2 hanggang Revelation chapter 3 speaks of the letters or the messages of Jesus Christ to the seven churches. At napag-usapan po natin na ang pitong iglesia ay ang kumakatawan sa lahat ng katangian, sa lahat ng nature, kakanyanan, hallelujah, katangian, kahinaan, at kalakasan ng iglesia mula noon hanggang sa panahong ito at sa mga darating pang panahon. So yung seven churches, yan po ang representation ng lahat ng larawan, lahat ng katangian, kahinaan at kalakasan ng mga iglesia. Sa lahat ng panahon, mula sa early church, hanggang sa mga susunod na panahon. So yan po yung write these things which are. Write the things which are. Yan po yung pangalawang kautusan kay Apostle John. At yung sinasabi po na pangatlong command,
Hallelujah. Jesus commanded John to write the things which shall be hereafter. Ito po ay may kaugnayan dun sa mga magaganap pagkalipas ng chapter 3, hallelujah, mula chapter 4 hanggang chapter 22. Yan po yung, hallelujah, yan po yung mga magaganap sa kinabukasan. And so, it is very unfortunate na ang maraming mga mangangaral, maraming mga pastor, maraming mga theologians, ibang-iba, iba't-iba ang interpretation patungkol dun sa aklat ng Revelation mula chapter 4 hanggang 22. May nagsasabi, mayroong isang view na ang tawag po ay preterist view. Ito pong pang mga preterist, yung mga preterist, may dalawang klase ng preterism, isang full preterist at isang partial preterist. Ito pong mga full preterist ay naniniwala na after AD 70, lahat ng ipinangakong magaganap sa hinaharap ay naganap na. Kaya wala na tayong hinihintay na second coming, wala na tayong hinihintay na rapture of the church, wala na tayong hinihintay na antichrist, wala na tayong hinihintay na great tribulation, wala na ito, sapagkat ayon sa mga full preterists, lahat ng ito ay naganap na. At ito'y nagsimula, hallelujah, noong AD 70. Meron namang naniniwala na partial preterism na may bahagi ng Revelation na naganap tapos merong bahaging magaganap pa lamang. Tawag po dyan ay partial preterist. Meron namang naniniwala dun sa view na historicist, yung pong mga ang pinagbabatayan ay kasaysayan. Ang basihan ng kanilang pag-iinterpret sa Bible ay may kaugnayan sa naganap na history o kasaysayan. Meron namang tinatawag na futurist. At yung futurist ay naniniwala, hallelujah, na ang Book of Revelation ay magaganap pa lamang sa mga darating na panahon. May mga naganap na, subalit ang totoong kaganapan nito ay mangyayari pa lang sa mga hinaharap. So yan po yung pananaw ng mga theologians patungkol sa Revelation. Pero tayo po ay naninindigan, hallelujah, na ang mahalaga sa pag-aaral ng aklat ng kapahayagan ay ang makilala natin ang Panginoong Yesus, hallelujah, bilang isang Panginoong nagtagumpay, the exalted Christ, the triumphant Christ. Hallelujah, at naniniwala tayo na may mga bagay na magaganap pa lamang. At yan po ay ating, hallelujah, excited na hinihintay sa mga darating na panahon. Whatever views you belong to, whatever interpretations you have, it really doesn't matter. Ang mahalaga, hallelujah, ay makilala natin ang Panginoong Yesus bilang siyang pinakasentro ng pag-aaral ng aklat ng Revelation. Hallelujah. So ang sabi po dun sa, yan po yung verse 19. Pag-aralan po natin, praise God, at matatapos po natin yung, hallelujah, chapter 1, sapagkat ngayon po ay nasa huling talata na tayo, Revelation chapter 1, verse 20. With the time remaining that I have, hallelujah, siguro tapusin na natin. Revelation 1:20, the mystery of the seven stars, which you saw in my right hand, and the seven golden lampstands. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands which you saw are the seven churches. So ito po ay ipinahayag ng Panginoong Yesus kay Apostle John. At ang sabi po sa talatang ito, ito ay mystery. Hiwaga. Hiwaga kung bakit ay sapagkat ito ay mga nalihim. Lihim na kapahayagang hindi ipinahayag noon. Pero ngayon ay ipinapahayag na sa pamamagitan ni Apostle John at ipinapahayag sa bawat isa sa atin. Ay napakapalad po natin na ngayon ay inabot ng panahong ito na ang kapahayagang ito ay hindi na lang musteryon, hindi na lang hidden secrets, hindi na lang mga hidden revelations, kung hindi ito ay ipinapahayag na sa atin ngayon. Hallelujah, yung mystery ay galing po sa salitang musteryon, which is, hallelujah, hidden purpose, hidden revelations, or yung tinatawag po na
hallelujah, ikinubling kapahayagan. Yan po yung musteryon. This is not a weird word. Hindi ito yung mystical word. Hindi ito yung, hallelujah, yung weird, yung salitang nakakapangalabot. Hindi po yun ang mystery. Ang salitang mystery sa Tagalog ay hiwaga. Mga katotohanan noon ay ikinubli, subalit ngayon ay ipinapahayag na. Hayagan sa kanyang mga anak. Tulad ngayon, hallelujah, kapag katapos nating maunawaan ang mga salitang ito, hindi na ito magsisilbing hiwaga pa para sa atin. Sapagkat ngayon ay binibigyan tayo ng kaunawaan, nililinaw sa atin ng banal na Espiritu ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Hallelujah. Kaya ang sabi po, the mystery of the seven stars. Now, the word stars comes from the Greek word asteras, which simply means stars, between. Hallelujah. The seven stars, as according to this passage, the seven stars are the angels of the seven churches. So, yung pitong bituin ay ang pitong anghel sa pitong iglesia. Yung pong salitang angel ay galing po sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay angelos. Angelos, angels. Which is most often translated angel in the New Testament. Na ang ibang ibig sabihin ng angel as angelos ay messenger, mensahero, tagapagpahayag ng balita. Yan ang angels. Kaya kapag ita-translate natin, the seven stars are the seven angels, hallelujah, of the seven churches. Ano ba yung seven churches? Hallelujah, yung Ephesus, Smyrna, Pergamum, Sardis, Thyatira, hallelujah, Philadelphia, and Laodicea. These are the seven churches which noon ay ipinapahayag as the seven lampstands. Ang pitong lampstands, ang pitong candlesticks. Dati yung candlesticks hindi natin maunawaan. Yung seven lampstands hindi natin maunawaan. Pero dito po ay hayagang sinabi na yung pitong candlesticks, the seven golden lampstands, hallelujah, is symbolical of the seven churches. So it seems more likely that these angels were not, hallelujah, supernatural angels. Yung binabanggit po dito na angelos ay mga human messengers. Hindi ito mga supernatural angels na hindi natin nakikita. Ito po ay human angels. Human messengers. Na, hallelujah, most notably, it would refer to the pastors of the seven churches. Hallelujah. Parang hiwaga na dati bituin, hallelujah, na naging anghel. Pagkatapos ang anghel na ito, hallelujah, ay ang reference po pala ay ang mga pastor ng pitong iglesia. At napag-aralan po natin ng mga nakaraan na ang Panginoong Yesus ay labis ang pagpapahalaga dun sa structure of authority. Kaya pwede naman niyang kausapin yung congregation ng pitong simbahan, pero bakit kinailangan niyang makipag-usap muna sa pitong anghel? Bakit kailangan yung pitong pastor muna ang kanyang pagpapahayagan ng kanyang mga salita? Kung bakit ay sapagkat iginagalang at pinararangalan ng Panginoon yung structure of leadership, yung structure of authority sa isang iglesia. Hindi niya binabypass yung anointing. Hindi niya binabypass kung hindi nirerespeto, hallelujah, at pinararangalan yung mga lingkod na itinalaga niya sa mga iglesia. Kaya kung papaanong si Jesus pinahalagahan ang mga lingkod ng Panginoon sa mga iglesia, naway tayong mga nasasakupan ng iglesia at may mga lingkod, ay katulad din ng Panginoong igalang parangalan, hallelujah, at atin pong pahalagahan yung structure of authority in the church. At yan ang makikita nating ginawa ng ating Panginoon. At sa kabila ng paggalang at pagpaparangal ng Panginoong Yesus sa mga pastor, naglagak siya ng pananagutan. Nang sabihin ng Panginoon,
ang bituin ay ang pitong anghel ng pitong iglesia na kumakatawan sa mga pastor ng pitong simbahan. Ito po'y nangangahulugan na binigyan ng pananagutan, binigyan ng tungkulin ang mga pastor na lahat ng mensahe, lahat ng mga salita at kapahayagang ipapahayag ng Panginoon sa pitong anghel, sa pitong pastor, ay isalin at ibahagi ang mga mensaheng ito sa pitong iglesia, sa mga churches. That is our accountability and that is our responsibility. Kaya, nang sabihin po niya ng had in his right hand, hawak niya ang pitong bituin, ang pitong anghel, hallelujah, ng pitong iglesia. So, salamat sa Panginoon at sa pamamagitan po ng ating mga pag-aaral naway naunawaan po natin kung ano po ang mga symbolical significant meanings ng mga bawat talata na ating pong napag-usapan. May the Lord bless you tonight and my reminder again, sa susunod po na Wednesday, magsisimula na po tayo ng 7 letters to the 7 churches which can be found in Revelation chapter 2 verse 1 hanggang Revelation chapter 3 up to verse 22. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, my time is up. I hope with the simple message I have submitted to you tonight, everyone is so blessed. Can we just pray? Hallelujah. Father God, we just want to thank you and honor you, especially for the leading and for the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. Allowing us to come to the understanding of your word. Hallelujah. Especially the book of Revelation chapter 1. And Lord, I do pray and do ask that you would grant your people enough wisdom and enough understanding. Hallelujah, that we may give due honor and importance to every word we have studied from day 1 up to this last Wednesday of chapter 1. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga sumubaybay at dalangin kong sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagtalakay namin ay binigyan mo kami ng kaunawaan at pagkaalam patungkol sa pagpapahayag ng Panginoong Jesus sa aming lahat. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, anuman ang kanilang mga pangangailangan, nasaan man sila sa mga sandaling ito, nananalig kaming hindi mo po sila pinababayaan at lalong hindi mo sila iniiwan. Anuman ang kanilang mga pangangailangan, ikaw ang magkaloob ng lahat ng ito. At panatiliin po ninyo ang kalusugan ng iyong mga anak, ilayo sa mga sakit at grabing karamdaman, at mapagtagumpayan namin ang krisis na ito hanggang sa ideklara, hallelujah, ang Pilipinas at ang buong daigdig ay COVID-free country, COVID-free world na ngayon in Jesus' name. Salamat po, Ama. We give you the honor, we give you the praise. In Jesus' name, amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon na sumubaybay at magkita-kita po tayo muli sa darating na Wednesday. Sa Sunday po, hallelujah, advance, happy Father's Day. Kung nais po ninyong ipagpatuloy ang inyong pong pagsuporta at makipartner sa The Life Giver Church Worldwide, there are so many ways to give. Hallelujah, marami pong paraan kung paano po tayo makapagkakaloob. So subaybayan po natin sa screen, hallelujah, ang mga pamamaraan kung paano tayo makapagbibigay. God bless you all. Hallelujah, we love you so much with the love of Jesus. Safe, remain safe, stay healthy. In Jesus' name, amen and amen.